Sa larangan ng negosyo ay laging kagapay nito ang anumang uri ng transportasyon, maging sa dagat, sa himpapawid at sa kapatagan. Ang transportasyon ay malaking bahagi sa pag-unlad ng bawat isa. Ang transportasyon ay isang uri rin ng negosyo. Kumbaga, ito po ay vice versa. Ang negosyo kailangan ng transportasyon. Ang transportasyon din ay negosyo. Sa negosyo kasi ay hindi basihan ang halaga ng iyong puhunan para umangat. Maliit man ito o malaki, basta't iyong mapangalagaan ng maayos, kasabay sa walang sawang pananalig sa Diyos, ay iyong makamit ang landas patungo sa arka ng tagumpay. Sa bidyong ito ay ating tunghayan ang istorya ng Pabama Transport and Tours Corporation kung paano nga ba napalago ang kanilang kumpanya. Pero bago natin ipatuloy ang biladahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para lagi kang updated sa Kabirada TV. Ang Pabama Transport and Tours Corporation ay isang kumpanya ng bus na nakabase sa lungsod ng Kibawi, probinsya ng Bukidnon sa malaking isla ng Mindanao. Taong 1998, ang Pabama Transport and Tours Corporation ay nagsimula lamang sa isang unit ng bus. Ang Pabama kaniadto nagsugod sa usa ka bus lamang. Tungod kaninyo mga pinalangga ng mong pasahero, kami nagapasalamat sa inyong makanunayong pagsuporta. Ang kanilang CEO ay si Sir John Panis. Ang namamay-ari din ito ay ang mga Panis family. Ang kanilang mapagkumbabang simula ang nagdala ng susi sa alawak na tagumpay. Ang kanilang unang serbisyo ay isang lokal na ruta lamang, tulad ng Malaybalay, Kibawi, Kadingilan route, gamit ang sikanhanam unit ng minibus. Kalaunan ay nakapagbili sila ng mababang klase ng provincial bus na isang local assembly lamang. Kahit sa ganitong paraan ay nanatili pa rin sila nakapagserbisyo sa kanilang mga kababayan. Sa panahong iyon ay napag-isipan nila na kopyahin muna ang uniforme ng kanilang matinding karibal, ang Rural Transit of Mindanao Incorporated o RTMI. Upang nang sa ganun ay mapagkamalan din sila ng isang subsidiary bus sa higanting kumpanya ng bus sa buong kapuluan. Ang estratehiyang ito sa pamamalakad ng matalinong CEO ng kumpanya ay nagdulot ng maayos na seguridad at kumpiyansa ng mga libu-libong pasahero. Sa taong 2010, ang Pabama Transport and Tours Corporation ay pinagsikapang kumuha ng iba-ibang sikanhan units mula sa Holiday Bus upang madagdagan ang bilang ng kanilang mga units. At dito nagsimula ang kauna-unahang paglaganap ng kanilang serbisyo ng pampublikong bus nang pasukin nila ang ruta ng Cagayan de Oro, Kibawi, Damulog route. Sa unang pagkakataon, ang Pabama Transport Corporation ay bumili ng unit na Ankay sa taong 2015. Ang mga air-conditioned unit ng Rural Transit ay may nakamarka na Tours. Ito rin ang kanilang ginagaya kaya nabuo ang pangalang Pabama Tours. Hindi pa natapos ang taong 2015 ay napasok na naman nila ang ruta ng Cagayan de Oro, Balinguan, Hingoog route nang nabili nila ang DNC Express, at ito ay sinama na sa operasyon ng Pabama Transport and Tours Corporation. Narito ang mga ruta ng Pabama: Cagayan de Oro to Kibawi via Malaybalay, Valencia, Maramag at Don Carlos. Malaybalay to Kadingilan via Valencia, Maramag, Don Carlos at Kibawi. Malaybalay to Damulog via Valencia, Maramag, Don Carlos at Kibawi. Cagayan de Oro to Hingoog via Balinguan. Ang lahat ng kanilang mga bus unit ay minarkahan ng Immaculate Conception sa harapan. Nagpapatunay po ito na ang nagmamay-ari ng kumpanya ay Kristiyano, makadiyos at mapagmahal sa kapwa. Ang nagagandahang mga bus unit ng Pabama ay ang mga sumusunod: Jongtong LCK 6148H. Ito ay Giant Magnet Double Decker. Jongtong LCK 6128H. Ankai HFF 6108.
Ankay HK6608K. Yasing YBL6855H2QCP. Asia Star GS6603ZB. Aspire Dire 1 kay HFF6108 at mga local belt coaches. Sa kasagsagan ng pag-usbong ng kumpanyang ito sa taong 2017, ay sila ang pinakauna sa lahat ng bus company sa Pilipinas na nagkaroon ng luxury bus, gawa ng Jungtong Bus Holdings, na mayroong onboard tablets per seat. Sa magkasunod na taon, 2018, ay nakuha na naman nila ang pinakaunang bus company na nagkaroon ng double decker bus unit sa lahat ng bus company dito sa Pinas. At ito ay gawa din ng Jungtong Bus Holdings. Ang pagkuha ng Pabama Transport and Tours Corporation ng magaganda, kakaiba at high-tech na mga unit ng bus ay patunay lamang ito sa patuloy pag-asinso sa naturang bus company. Mula sa isang local provincial bus line patungo sa pinakamalaking first class executive coach service company. Mga kabirada, ang Pabama Transport and Tours Corporation ay may slogan na bringing you to the next level. Ano masasabi nyo sa ating video? Ito ba ay napatunayan na nila o kulang pa? I-comment mo na lang sa ating comment section sa baba para malaman ng karamihan ang iyong kasagutan. Shoutout muna sa mga sumusuporta sa Kabirada TV. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At huwag niyo pong kalimutan ang pag-like and subscribe sa my YouTube channel. At abangan ang aking susunod na biradahan. Maraming maraming salamat po. Ito ang inyong Kabirada. Babayu!